Hi, good morning. Today, I will show you how to decompose your soil using kitchen waste. So, and other garden dry leaf or bane from our garden. So I'll show you how to make a decomposed soil here in Saudi Arabia. So I'll show you the step by step. Guys, ito yung mga material na kailangan natin. Material that we can use to decompose our soil. So we have here a dry leaf. So even here, another set of dry leaf or vein, no? Ng kamote tops na ginamit namin, no? Na aking in-harvest dito, no? In-harvest namin dito last week. So nag-trim kami ng aming kamote tops. So ngayon may mga bago siyang usbong na, no? Napaka-fresh, no? Kaysa bibili ka pa sa grocery. Paminsan, medyo mahal. Lalo na ngayon po, 15% na po yung tax dito sa Saudi Arabia. So this will help, no? To minimize the cost of living dito sa bansang ito. Kahit mahirap po sa sobrang init, it's summer today sa Saudi Arabia, around 50 degrees, no? Yung init. Lalo na kapag tanghali, yung peak ng init, mga 12 to 3, ganyan. So ito rin yung gagamitin natin na aming tiniipon na waste product ng gulay, tapos bread, lemon, no? Mga balat ng gulay, saging, mangga, and a couple of egg shells, no? Gagamitin natin para decompose yung ating soil. Kasi po yung soil dito sa Saudi Arabia ay finiture ko nung unang video ko. So ganito po siya, no? Talagang napakapino at parang walang nutrition. Kitira yung red na red, no? Walang vitamin. So ito, nagano rin ako ng EM solution sa 2 liters of water, 100 ml na EM solution na nilagay ko, minix ko sa 2 liters of water na gamitin natin pang moist. So ito yung active organism, live organism. So para makatulong po i-decompose yung ating soil. So ganun po, start po natin ang ating procedure. So papakita ko po step by step po. So importante po, meron butas po dapat yung ano natin, no? Yung bin natin, no? Kaimani lang para pasukan po ng air, no? Ng hangin. So maliit lang para hindi papasok yung ano, yung mga langaw. Importante po na walang langaw na dumapo sa ating bin. Kasi po baka ma-contaminate. So para maganda lang po yung ano, yung makuha lahat ng soil nutrition. So yun po. So ganito po. So lalagay ko po yung so ito po yung ano, yung ano natin. So bubumbayin ko lang po siya ng ano, ng solution. I-moist natin po siya para hindi. So layer by layer po lang paglagay natin ng lupa at saka nung ano, nung ating mga yung soil. So spray natin din ang solution.
tayo ng dry dish. Napakarami, no? So, itong mga to is ano lang to, no? Maging ano, na ano, maging resourceful tayo sa paggawa ng ano, ng compost soil. Kasi po, napakamahal po ng compost soil dito sa Saudi Arabia. So, ngayon, I'm showing how parang mas makasibig tayo. Baka nagawin to every summer, no? Mas mabilis, kasi mainit. Pagtanim tayo na maayos kasi ngayon sa stage na to hindi tayo makapagtanim kasi po sobrang init, so prepare na natin yung ating mga yung ating soil habang nasa summer stage pa yung Saudi Arabia, no? Sa sobrang init mas mabilis din po ma-decompose yung soil natin, so sayang po to yung summer natin. So next, lalagay ko yung mga waste natin. Mga gulay, tinapay, mga expired na tinapay. So ito, galing po yan sa mga kagbayan namin at sari yung amin rin na ano, sari yung waste na product. Alright, see? Ganda po, no? So mga gulay po. So spread ko lang. Eggshell. So yung eggshell nakakatulong po, no, para magkaroon ng ano, calcium yung ating soil. Ito nakakatulong pa tayo sa nature. Hindi tayo nakakadagdag sa ano ng basura. Ang dami ng basura na kinokolekt ng Saudi Arabia. Ng EM solution na minix natin sa 2 liters of water. Itong EM solution ako po lang po gumawa, no? Homemade lang po ito. So, papakita ko sa next video ko kung paano po ginagawa itong EM solution. Kasi po, meron rin mabibili po sa market na costly po, pero kung gagawa po tayo, napakadali lang po. Pwede ko i-share po mamaya o gagawa po ang video tungkol sa paggawa ng EM solution. So, okay na yan. So, lalagyan ko uli ng lupa, yung last set. Combine natin ulit siya ng EM solution. May butas. Bababa yan lang. Bababa pa siya, no? Magandigan natin kasi magkocomplex po yung sun. Kasi baba, yung mga spacing niya sa baba. Salamat po sa sponsor nitong drum. Hey, Kuya Resty.
Tatalo na namin sa'yo ngayon lang. So ayan po, yung basurahan. Actually ito yung luma namin basurahan na hindi na ginagamit. Ginawa ko na lang na na-decomposting din. Alis din. So ayan po. So kapag natapos ito, tatakpan natin. Then we'll wait for a couple of weeks, no? Siguro mga 6 weeks check natin ulit kung na-decompose na yung ating lupa. So mas mabilis siguro ngayon kasi meron tayong in-apply na solution. Kapag wala pong ganito na in-apply na live microorganism o active microorganism, medyo mabagal po yung decomposition ng ano, no? Mag-decompose yung ating lupa. So ito makakatulong po siya para mas mapabilis po yung pag-decompose ng ating lupa. Sinusin natin itong biofilters. Okay na yan. So takpan na lang natin. Balikan tayo. Balikan natin after 6 weeks. So ito. Ito yung ating pantakit sa ating solution. So with Kuya Alfie. So kami po nagtulong. Siya ang aking nag-camera. So see you next 6 weeks. No, continuation ng video na to. Tingnan natin kung anong resulta ng ating project. So God bless po. This is your Fat Boy Gardener signing out. Like and subscribe po bago po ano, just like and subscribe to our channel. So God bless po.